Hai, boleh kita channel? Wah, kita channel. Halo guys, siapa? Oh, good morning, good morning, Axeros. Kitain muna tayo sa iba. Sandali ah. Happy birthday, Angela. Masali ah. Okay. Madumog ka. Okay. Kitain muna tayo sa iba ang ating i-review Bible English. Kung kaya pa ang math, pwede rin natin i-review katunga sa math. Ang mapi, di ba? Next month pa ang thank mapi. Guys. Ha? Tapusin natin ang mapi next month. Wow, katulong po si Axeros. Okay. Axeros, palaging early. Congratulations, Axeros. No, palagi kang early. Okay, asa naman? Saan naman yung music? Sandali lang ah, iintay natin sila. Sandali lang ah. Sige. Oh.
next time. We'll come to Jesus. Let's fold our hands and close our eyes, and we are ready now to pray. Let us pray. Our mighty God in heaven, we would like to thank you for your love and care and protection throughout the night. Thank you for giving us this beautiful day wherein we could have our review. You bless the great one rebels, you give them the knowledge and wisdom that they need. Bless us all together with our families. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning, little Angela, Sir Don, James, Larry, Nathan, Klein, Noel, Gib, Charles. Well, good morning. Hi, Lixibel. Good morning. Lixibel, hindi ko nakita. Klein, Larry, James. Hindi ko nakita yung mukha. Hi, Lixibel. Ang modules mo kay nandito pa. Walang nagkuha. Nag-print lang kayo? Ha? Hello? Parang bagong ising. Flexible. Narinig mo ako? Can you hear me? Oo, ang modules mo nandito pa, hindi pala ginagkuha. Sige po, di ba print kayo makaprint kapag may printer? Di ba? Okay. Yellow pink. Okay, we will review our Bible stories lesson 21, 22, and 23. Oh, saan na ito? Ang muna, sandali lang ha. Okay, this one. Mag-record muna tayo. Sandali lang. Okay, record tayo. Okay, recording once again. Let's have a review in Bible verse. Bible lesson 21, 22, and 23. Lesson 21, a family that failed God. Achan's family disobeyed God at Jericho. So, ito ang lesson natin. Then our memory verse is found in Joshua 24, 15. You must choose for yourselves today. As for me and my family, we will serve the Lord. It is found in Joshua 24, 15, second and last part. Okay, so ano ang sabi ni Joshua para daw sa kanya? At sa kanyang family, they will serve the Lord. So dapat ganyan din tayo. Then let's proceed to our question and answer portion, this one. Okay, we will read the questions carefully, then encircle the letter of the correct answer. Are you ready? Okay, number one. Wait, saan pa nang iso? Bakit wala? Bakit na wala ang iso? Ay, okay. Ikaw muna. Nadali lang, nawala. Saan pa kayo? Hindi ko nakita. Nadali lang, ha? Hello, kuya. Okay, ay, tama. Saan ako? Nadali lang. Share screen. Screen.
mag-log on eh. So, ay. Okay, blood pa rin? Yes. Blood po. Ang iba? Blood po. Namatay na si Moses, pero leader next to Moses. Ano yun? Joshua. Si Joshua. Thank you. Dolay. Okay. Sir, tell this one. Ha? Joshua. Sige. Sir, tell letter B. Okay. Letter B. Number two. What was the first city that the Israelites would capture? Yung una nila nabihag na city. Anong city yun? Jericho. City of? Jericho. Ay, Jericho, Jerusalem. City of? Jericho. Yun ang first city na inusog nila, na capture nila. Number three, how many times did the children of Israel march around the city of Jericho on the seventh day? Bang instruction ni God, na kailangan yung march around the city. Seven times, no? Then from the seventh day, you march seven times or so. Pag the seventh day na nag-mark sila around the city, seven times. Okay, you listen. This one, letter B. Seven times la umipo. Then, ito, the trumpet. Inasa nila yung picture nila. Nila and God helped them. So, nanalo sila sa Kiera, na-capture nila ang city. Number 4. What was the name of the city where Joshua took 3,000 men and failed to capture it? Pero next city na at least na yumay lang ang mga tao yun, di katulad ng Jericho, ang mga soldiers, pero na-buildy sila. Diba? So, what city? Anong city yun? The city of? Yung pangalawang city, na-buildy sila. Diba? Bakit? Kaya, okay, so yun ay city of I. Okay, number 5. What was the cause of Israel's victory against Ai? Ano ba ang dahilan? Bakit hindi sila nanalo, natalo sila? Maliit lang ang city of Ai. Letter A, the soldiers were scared. Uy, natakot to ang mga soldiers. Letter B, someone broke God's commandments. So, merong isa daw na hindi sumunod sa commandments ni God. Kaya, natalo sila. Letter C, they were outnumbered by the enemy. So, mga Israelites, mas marami ang enemy. So, saan dyan ang tamang sagot? Letter A, letter B, letter C. What was your answer? Open your mind up. Someone broke God's commandments. Very good. Themselves.
dapat wala kayong kunin noon sa Jericho kahit ano para sa iyong sarili. Letter B, get whatever they find useful. So, ang letter B, sinabihan daw sila na, o sige, ipusan ninyo ano yung makita ninyo doon na magamit ninyo. Letter C, take off their shoes and travel. Yung shoes ninyo, mag-travel kayo. Letter A! Yes, letter A! Very good! Sino yung nagsagot? Okay, so letter A ang regulated. Okay, letter A. They were not to take anything. Walay mangha o mga gamit sa Jericho. Ha? Tabok nila. Yun ang instruction. Right. Number 7, hindi to make God's command. Sino yung hindi sumunod ng sinabi ni God? Second. Naomi and Ruth's family. Naomi and a story of Ruth.
Family. Okay. Let's. Sino yun si Naomi? Mama. Sa story natin, si Naomi. Yeah, Mama. From Israelite siya, ang kanyang husband si Elimelech. Si diba? Sa story. Tapos yeah, may family doon sa Bethlehem. Nag-Rehim. Taga-Bethlehem sila. So kaya nag-transfer sila si Mr. Elimelech and Mrs. Elimelech, si Naomi, doon sa Uwa. Yun ang story natin. At dinala niya ang kanyang two sons. Saan sila naglipat doon? Sa Moab. Dahil sa Moab, fertile, maraming tanim, walang famine noon. So, dinala niya si Malon at si Chilion. Yun, dalawang anak niya noon. At nandun na sila sa Moab. Wow! So, nag-asawa na yung kanyang dalawang anak. No? So, si Malon at si Chilion, nagbinyo na. And then, ang katap na na, nagkasakit ang si Elimelech, yung papa ni Malon at ni Chilion. At namatay doon sa Naomi. At ilang years tumaan, namatay din si nagkasakit si Malon at saka si Chilion. Kaya, ang naiwan pagkasakit, pagkatapos na matay ang pagkakapatid mo. Okay. Ay. Wala lang po nakitang puan. Screen. Ako na wala na naman. Nakawala screen. Nakawala screen. Here. Nakawala. Nakaw na screen. Nani naman mo na. Okay. Okay, we'll continue. After Naomi's sons, after her sons decided to go back to Bethlehem, okay, pagkatapos ng namatay na si Malon at saka si Chilion, si Naomi decided to go back to Bethlehem. At then si Ruth, asawa yon ng anak ni Naomi at saka si Orpha, itong dalawa. Wala silang anak. Pero sinabi ni Naomi, Ruth, Orpha, ano ba ang mga decision niyo? Eh ako, taga Bethlehem, so mag-uwi na ako doon sa Bethlehem kasi hindi ako taga Moab. But Ruth and Orpha loved their mother-in-law. Love nila si Mama Naomi. And they did not want her to go away. Sana hindi sana mag-uwi si Naomi. Pero gusto ni Naomi na uuwi talaga siya. So sabi ng dalawang mga daughter-in-law ni Naomi, si Orpha at saka si Ruth, sige, sasama kami sa'yo kasi matanda ka. So they went with her. And three women started their journey to Bethlehem. As they walked, Naomi was thinking about Ruth and Orpha. Habang sila nag-rest doon sa puno, sabi ni Naomi, nag-isip si Naomi kay Ruth at saka kay Orpha kasi hindi sila taga Bethlehem. So sabi niya, said ni Naomi, Naomi was thinking about Ruth and Orpha and said ni Naomi, the girls stood by, sabi niya, Uwi kayo doon sa Moab. Hindi kayo taga Bethlehem. Ako lang mag-isa, mag-uwi. All three of them were crying. So umiyak sila kasi love nila ang bawat isa ngayon. Pag-uwi na si Mama Naomi. We would rather go with you. Sabi nila, sama kami sa iyo, Mama. Person, at last, Orpha kissed Naomi once more and started to her home. So si Orpha, umuwi talaga, bumalik. Kasi alanganin siya na sumama siya kay Mama Naomi kasi hindi siya naisip-isip niya yung sabi ni Mami Naomi. Mama Naomi, ay, hindi kayo taga-Bethlehem. So, dapat uwi lang kayo, balik kayo sa Mumba. And, so, nag-goodbye si Orpha. Sa, sige, uwi ako. So, umiyak na naman sila. Naomi spoke. Look, Ruth, ikaw, Ruth. Or of us, gone back to our people. Ikaw, ano pa ba? Si Orpha, umuwi na. Don't you want
to do the two. And Lord said, and of that Lord, don't tell me to go back. Don't tell me to leave you. I want your God to be my God. And I want to die where you die. Wow, grabe si Lord. Anong sabi niya? Huwag mo akong pauwiin. Mamanawin kahit saan ka nandun ako. Kung sino pa yung God mo, yun ang God. So, at kung saan ka na lugar, mamatay mo din ako. Grabe ka diehard si Lord. So, sinamahan niya si ay si yeah, si Lord. Sinamahan niya si mamanawin doon sa Bethlehem. And when he got there, the people were excited. They felt very sorry for Naomi. Dahil nabiyuda na si Naomi, wala na siyang asawa, wala pa rin siyang anak. So very sad si Naomi. Mabuti na lang na doon si Ruth kasama niya. So noon, ang trabaho ni Ruth, maghanap siya na pagkain para kay Mama Naomi. So yun, nag-lead siya na nang mag-harvest siya ng mga yung mga hulog, nangahulog ng mga palay, palay sa atin doon sa kanila, barley. Yung palay? Yung niya, pero mabait din yung si Buwas, yung may-ari na field. Buwas? Sabi niya, huhulugan ninyo, tuyuan ninyo hulog para maraming mapunit si, makuha si Ruth. Nawa siya, Buwas. Was yung may-ari doon ng field. Rich man. Gatong pero parinti-parinti nila ni Mama Naomi niya. At meron sila doon what is this? Na kung mamatay na ang husband, halimbawa si Naomi, mag-iuda na, meron silang agreement na ang mga parinti yun ang mag-save. Siya ang mag-asawa. So, si Ruth, siya ang naasawa ni Boaz. Okay. So, inalagaan ni Ruth si Mama Naomi at hanggang na nag-asawa na sila, na mayroon na sila, nagkaroon sila ng anak. Alam pa rin nyo na sa anak nila, sa descendants nila ni Naomi, nila ni Ruth at ni Boaz doon na tao si Clement at doon sa descendants ni David doon naman na tao si Jesus, no? Nice na yung ilang family. Measure din natin ang story. Let's proceed to the questions and answer. Okay, this one. Fill in the blank with the missing letters that talks about how Ruth became a member of God's family. Paano ba si Ruth naging member sa family of God? Dahil hindi po abay siya, hindi niya nag-worship sa true God. Pero because of Naomi, nag-worship na si Ruth sa true God. Okay. Okay, this one. Underline the correct answer. Which of these names known as a farmer in Bethlehem? Sino yung farmer sa Bethlehem na naglipat sila doon sa buwag? Ni Elimelech. Yun, si Elimelech yun ha. The number two, why Elimelech and his wife? Ay! Wala din, nawala? Sure! Ay! No, wala na naman. Kay, si Ruth, Kay, Uma, naawa siya kay Naomi. Ruth was, this one is, respectful. Okay, respectful. Ito, review na lang ito sa atin. Respectful to the people around her. Ruth put her home. So, nagsalig yung si Ruth sa Ginoo dahil love niya si God. She followed Naomi. Number four, as a member of God, we must be what? Going to love me. And then number five, as a member of God,
must be helpful. Okay, nandito ang sagot sa ating word bank. Helpful. And then, underline the correct answer. Which of these names known as a farmer in Bethlehem? A farmer in Bethlehem in our story about Ruth and Naomi is Elimelech. So Elimelech ang sagot. Then why did Elimelech and his family go to Moab? Bakit sila nagpunta sa Moab? Because there was famine in their place. Na ay famine kagutom. Walang nagtuko na mga plants doon sa Bethlehem during that time. So, nagpunta sila sa Moab. Number three, who owned a large field of barley in Bethlehem? Dato na tao, may-ari siya ang owner sa malaking field noon sa Bethlehem. Si? Sino yon? Si? Si Buwas. Ito siya ang dato doon. Malaking field at inasawa niya si Ruth. Dahil si Ruth, yeah. At yun, gusto rin nila na yung parinti yun ang mag-asawa para mabuhay ang family ni Naomi at sa kanilun. And then, number four, which from Naomi's family members want to go back to her home in Moab? Sino yun? Na babae na bumalik sa Moab. Hindi siya sumama tuloy kay Naomi. Ruth or Orpha Malon. Si Orpha. Si Orpha yun bumalik. Si Ruth sumama siya kay Naomi. Number five, what do you mean by famine? Kung saan yung famine? Ano ang ibig sabihin ng famine? Okay, lack of food. Okay, lack of food. Okay. Number six, whose field did Ruth leave? Kaninong field yun? Na doon siya nag-harvest ng barley. Yes, kay Buwas. Buwas. So the correct answer is Buwas. Number seven, how did Buwas show kindness to Ruth? Paano siya nag-show kindness? Kasi naawa siya. By? Ano? By giving her food and protection. So, binigyan niya ng pagkain. Nahulog niya. Mahulugan si Ruth ng maraming barley. Okay. Number eight. Why do you think who was married Ruth? Bakit inasawa ni Mr. who was si Ruth? Because of her good child, good character, dahil mabait si Ruth, no? That's your character. Siya, good character. Number nine, who became the grandfather of David? The grandfather ni David. Ito si? Grandfather of David, si? Buwas. Kasi ang anak ni Miss Buwas, Obed. Ang anak mo na. Then, number 10, how will you be a member of God's family? Ano tayo na maging members ng family always of God? Always do what you want. That we be kind and loving to others. Live with your family. The right answer is be kind and loving to others. Okay. So let's proceed to this one's lesson. Where is the Bible? Other Bible. This one is lesson 22 and 23. So ito na ang ating lesson from lesson 20, 21, then 22 and 23. So dalawang stories. Isa. Okay. So meron pa kayong mga question before recess? Ipag-visit. Nawala na naman. Anong magkawala-wala kayo?
recess muna. Okay. Okay, alis muna kayo doon sa inyong gadget. Dito, labas muna kayo. Inayang kayo ng first air. Sige, you go around. Labas muna, break muna tayo. Okay. Ha? Hi guys, I'm Sisson guys. Kawawa. Kita biscuit there. Kita. Biscuit, kita ba, mami? Mami ba? Ha? Yeah. Kawawa biscuit, oh. Di mana biscuit? Buji bar? Bebe. Yang biscuit lah, yang biscuit. Ha? I give Angela, Lysaia, Asenon, Charles, Nathaniel, Larry, Okay. So, meron, please.
please, kindly, and it also begins with a letter and ends with a period. Okay. Number one, please open the door, Alfred. Kanina, nagsabi lang ako. Isa ko, break up room. We'll close in 5, 4, 3, 2, 1 seconds. Request sentence. Please go home right now. Request sentence.
pencil. Check. Close your books, children. Come on, the request. Come on. Ah, come on, very good. Please mop the floor, Azan. Pero please. Please mop the floor, Azan. This one is? Come on. Please, meron ba please? Yes. Request. Request. Very good. Friend, finally carry this box for me. Okay, meron kindly. This one is? Request. Yes, request. Very good. Ella, ikaw yun? Next, number five, children. Obey your parents. Children, obey your parents. What is that? Meron ba, please? Wala. So we call this? Come on. Yes, come on sentence. Very good. Good job. Okay, kuha talaga ninyo. Kasi review naman ko din. Okay. Let's proceed to lesson. Tay ko na sandali lang. Lesson 22, this one. Lesson 22. Exclamatory sentences. Okay, review natin ang exclamatory sentences. Ano ba itong exclamatory sentences? Exclamatory sentences is a sentence that expresses a strong feeling. It shows excitement, emotion, or emotion. The beginning of the sentence is written with a capital letter and ends with an exclamation point. This one. This one is an exclamation point. Okay, kani. Exclamation point. What do you feel when a dog chases you? I'm sure you are afraid, diba? So how would you say it? Sabi ka, help! Help! May aso, di ba? Okay. So, meron kang feeling afraid. So, yun ay exclamatory sentence. And this one, oh, a dog is chasing me. Uy, ang aso, umalabo sa akin. Oh, a dog is chasing me. What feeling is that? Oh, yeah, you're afraid. Oh, a dog is chasing me is an exclamatory sentence. How about when you see a real lion? Halimbawa, nakakita ka ng totoong lion. Oh, syempre, no? Takot ka, you are scared. How will you say it? Paano sabihin? Oh, I'm scared. I saw a real lion. Diba? Takot ka. What, that one is an exclamatory sentence. Oh, I'm scared. Takot. What if you will receive a gift? Halimbawa, takot ka pa ba kapag maka-receive ka ng regalo? No! Yeah! How will you express that? You are happy. Paano ba express na? Happy ka. This one. Yay! I'm happy. I receive a gift, diba? This one is exclamatory sentence. Okay, I like your dress. Feeling wow, kanay sa iyong dress. Di pagsabi ka, I like your dress. That one is exclamatory sentence. Okay, it does not taste good. Halimbawa, nakakain ka ng maasim. Then you will say, oh, it does not taste good. Wala ka nilamig. So, nakakay, strong feeling. Wala ka ganahin. That one is exclamatory sentence. This one, the price is a car. Okay, a treadmill daw. Car, wow. Diba? Masama na ang feeling.
thing. Natay gibaki, happy ka. So this one, the price is a verb. It's an exclamatory sentence. Okay, let's try. You put a check on the blank before the number. It is an exclamatory, and X if it is not. Okay, so i-check niyo ang number, ang line before sa number ng exclamatory sentence. Okay, this one. Number one, I have a pet dog. I have a pet dog. What is this? Exclamatory, hindi. Exclamatory ba itong I have a pet dog? Oh, some of you are not listening. Ano ba yung ginagawa ni mo, Charles? I have a pet dog. Pili na siya, yes. Exclamatory sentence. So you put X. Okay, very good. You put X. Number two, ha? Oh, what a cold day. Ay, kapag na ang makaroon. What is that? Exclamatory check. Or not? Check. Yeah. Oh, what a cold. Check. Exclamatory sentence. Itutaw ka. Nakikibati. Exclamatory sentence. Number two. Eggs. How about number three? Are you happy? Eggs. Because it is not an exclamatory sentence. Nagtanong ka. Asking yan siya. Asking sentence. Number four. Ouch! I'm hurt. Exclamatory sentence. Okay, number five. Yay! I got perfect in the exam. That one is? Check. Okay, so, alam na ninyo ang exclamatory sentence. Okay, this one. Tapos naman ito. Okay, yun lang. Ang lesson natin in English. Okay, review natin. Ano yung exclamatory sentence? Ating a sentence that express a strong feeling. Pwede kang masuko, pwede kang happy, pwede kang takot, scared. Okay, afraid. Or ma-amaze or mabigla. Ayun, mga exclamatory sentence yun. How about asking and command. Alam na ninyo, ang command, suko pero walang please. Command. Pero what is this? Why the program here that is? Ang request. Why? Gives order in a polite way. Okay, that's all. A review in English. Thank you, teacher. Okay, what's... Okay, kapoy na mo, wala pa. Okay. Hi. Hindi pa kapoy? Okay, thank you. Can everybody stand up? Up, no. Okay, everybody ask pa. Okay, henera nexel tayo. Ready? So, Thank you.
Ano lang, 9 o'clock. So then, pag sa Wednesday, mag-Zoom exam na tayo. Wednesday, ano Thursday, ha? Thursday. Okay, so sandali na lang yun. Okay, this one. Isa lang na topic. Okay, lesson 21 lang. Ito lang. Okay. This one, napayang may malibog, ani. Ito. Pero wala naman tayo niya. Na-test naman yan. Okay, this one. Okay, constructing equivalent number patterns using addition and subtraction. Okay, naintindihan ba ninyo ito na lesson? Si Micah had 4 trucks and lost 2 of them. Meron siyang 4, pero nawala ang dalawa. So, dalawa na lang. Si Charles din, meron isang truck, pero meron nagbigay isa. Okay, Charles had 1 truck and received 1 more trucks from his mother. So, 4 minus 2, kasi nawala, equals 2. And then 1 plus 1 equals 2. So, pareho sila. Di ba? Pareho ang kanilang natanggap. Okay. Si Micah, 4 trucks, pero may nawala, man. So, 2 ang sagot. Pero si Charles, kapay nagbigay isa plus isa, so dalawa, so pareho sila ang kanilang na-receive. Okay, this one, sa lesson natin, this one, oh, 6 plus 3 equals 9. 9 minus 6 equals 3. So this one is equivalent expression na our expression that are the same even though they may look a little different from each other, pero pareho lang sila, di ba? Yeah. Yes. They have to write the missing. No. 4 plus blank equals 6. Pag-isip ka ng number na idagdag mo sa 4 na ang sagot 6. So what number? 4 plus 4, 5, 6. Ato pala. Dagdag ko dito para maging 6. Then this one, 6. 4. Uy, iba nila. 6 minus 4 equals 2. Oh, pareho na sila, di ba? How about number 3? Plus 2 equals 7. So, mag-isip ka ng number na idugtong mo sa 2 na ang sagot 7. So, what is the answer, Nathan? The partners. Ha? Nag-uyan ka, Nathan? Nag-uyan ka? Bakit palaging nag-mo? Okay, so this one is 5. Remember, sino yung nagsagot? 5 plus 2 equals 7. Okay, very good. Thank you. Then this one, 7 minus 2 equals 5. Wow, pareho na sila, di ba? 5. How about this one? 8 plus 2 equals 8, 9, 10. So 10 ang sagot. So dito din, 10 minus 8 equals 2. Okay. Yeah. Oo. Pareho lang. Addition dito, subtraction dito. 7 plus 1 equals 8. And dito sa subtraction, 8 minus 7 equals 1. Okay, yun ang mga equivalent expression. Okay. This one, okay, this one, putting the part together to find the whole is called composition. Kasi siya, kaning duha ka parts, kaning
3 o ang 5 na numbers, kawag na siyang apart, kung ako ano siyang i-put together, i-plus na to, ako na siya ang answer, A. Di ba? Itawag siya nga whole. So, 3 plus 5, walk apart, atong i-put together, so itawag na siya nga, ang whole niya, ang answer is A. So, we call this composition. And breaking a number in parts kanin 8, ato na po i-break ang 8. I-break na to na po, bukin ani. So, ang tawag na, decomposition. The relationship between a number and the parts that combine to make it is shown by a number band. Kanin siya, itawag na number band. I-break lang na to in 8, mag-isip ka o number, maatong i-plus, 8 ang answer. Diba? So, muna yung decomposition. Kung kami po, duha ka number, duha ka part, kung atong i-put together, i-plus na ito ni 2, ang gawin siya na composition. Okay, so kani, kabalo naman mo, ani. 1. Draw a line to connect two numbers to make 10. Para maging 10, mag-isip tayo ng mga numbers na ang sagot lahat, 10. So, this one, we are done with this. 3 plus 7 equals 10. Ano ba? 6 plus 4 equals 10. 7 plus 3 equals 10. Oh no, my chair! Ano pa dito? What's that? 4 plus 6 equals 10. 2 plus 8 equals 10. Okay, alam ko, marunong na kayo nito. Thank you. Okay, this one is very easy. Addition. Let me answer it. 3 plus blank equals 4. Ano idagdag mo sa 3? Para maging 4. 1. Very good. 4 minus 3. 4 minus 3 equals 1. Very good. This one. 1 plus 3 triangles equals 4. 4 minus 1 equals 4 minus 1 equals 3. Ako, ibaligtad niya. This one, 2 plus lang equals 3. Very easy. 1, 2 plus 1 equals 3. 3 minus 2. Si 3 minus 2 equals 1. This one is 3 plus 3 equals 6. And 6 minus 3 equals 3. Okay. Find the missing addends by writing a related subtraction sentence. Like this. 5 plus blank equals 6. Then ang 6 na naman, 6 minus 5. Was 1. Okay. So we are done. Okay, kabalo naman mo ani, di ba? Okay. Master na kayo nito. Okay, that's the end of our review in our lesson. In mathematics lesson 21. Then tomorrow we will continue our mathematics. So, bye-bye. So, tomorrow na naman ang continuation. Okay. End na tayo. Bye. Prisa. It's time to talk to Jesus. Let's fold our hands and close our eyes. And we are ready now to pray. Okay, we will pray. You will pray? No, lalagi sa left. Alay. Akala ko na wala kalay. Okay, volunteer. Kayo na naman mag-pray. Thank you.
tayo. Okay, let us pray. You close your eyes, everybody. Ang ganda at bugin ninyo eh. Okay. Ipad ang full hands sa diba. Let us pray. Our great God in heaven, we would like to thank you for your love and care. Thank you for your protection and thank you for being with us during our review. You bless the great one pupils, bless their families to this us with your blessings. In Jesus' name we pray. Amen. Tapos na may Zoom class guys, record, I review lesson. Tapos na. Record Zoom class from my Zoom exam. Bye, goodness.